Itong example na to, makikita ninyo sa Mathematics Learner's Module for Grade 8, page 31. So, pagkaganitong expression, gagamit ka dito ng greatest common monomial factor. Ano ba yung ibig sabihin ng factor? Limbawa, factor ng 10. Ang factor ng 10 ay 5 times 2. Pwede rin 10 times 1. Factor ng 20, pwedeng 10 times 2, 5 times 4, 20 times 1. So, yan ang ibig sabihin ng factor. So, ang ibig sabihin dito, hahanap tayo ng terms na pagka minultiply natin, ito yung magiging product. So, paano ba ito i-factor gamit ang greatest common monomial factor? So, ang gagawin mo, kukunin mo muna yung GCF ng numbers. So, yung numbers natin dito ay 12 at 20. Ang GCF ng 12 at 20 ay 4. So, kung hindi nyo pa alam kung paano kukunin yung GCF, may separate video ako about sa greatest common factor. Ilalagay ko na lang yung link ng video na yun sa description. So, ito yung GCF ng 12 at 20, yun ay 4. Pagkatapos naman kunin yung GCF ng numbers, sunod mo naman kunin yung GCF ng variables. So, pareha silang may x. So, magiging GCF ng x cube at x raised to 5 by x cube. Bakit x cube? Makukuha mong GCF ng variables ay mga letters kung sino yung pinakamaliit yung exponent. So, x cube at saka x raised to 5, ang pinakamaliit na exponent sa kanila ay x cube. So, ito yung magiging GCF natin. Itong y, parehas silang may y. Pero, ang pinakamaliit na exponent sa kanila ay 2. So, itong y squared ang gagawin nating GCF. Itong z, wala naman siyang kaparehas dito na z. So, hindi ito po pwedeng gamitin common factor. So, ito ang isang factor natin for x cube y squared. Para mo makuha ang isa pang factor, ganito lang ang gagawin mo. Itong terms na to, i-divide mo sa GCF. So, magiging 12 x cube y raised to 5 divided by dito sa GCF na 4 x cube y squared. So, 12 divided by 4 ay 3. X cube divided by x cube. So, subtract mo lang yung exponent nila. So, that is 0. 3 minus 3 is 0. Or simply cancel. Yung y raised to 5 at saka y squared, so subtract mo yung exponent. 5 minus 2 ay 3. Copy yung y. So, y cube. Ito ay 3y cube. Copy natin yung minus. Sunod mo namang i-divide itong terms. So, itong terms na to, ito, i-divide natin dito sa GCF. 20 divided by 4 ay 5. X raised to 5 divided by x cubed. Subtract mo lang exponent. 5 minus 3 ay 2. Copy yung variable x. So, x squared. Ito namang y. 2 minus 2 ay 0. Or simply cancel. At copy na lang yung z. So, 5x squared z. So, minus 5x squared z. So, ito yung factor niya. So, pagka tinimes mo ito, ito yung magiging product. Ito pa yung isang example dun sa page 31. Kukunin muna natin yung GCF ng 8 at saka 16. Pagkatapos mong kunin yung GCF ng numbers, kunin naman natin yung GCF ng variables. X squared at saka x, ang pinakamaliit na exponent itong x. Ito yung magiging GCF. So, meron na tayong isang factor. Para makuha naman natin yung isa pang factor, itong terms na to, i-divide natin dito sa GCF. So, itong term na to, 8x squared divided by yung GCF natin, which is 8x. 8 divided by 8 ay 1. So, hindi na sinasulat dito yung 1. Understood na yan na may 1. Subtract yung exponent. 2 minus 1 ay 1. So, copy yung x. Hindi na sinasulat yung 1 dyan kasi understood na yan. So, ang answer ay x plus
Sunod mo namang i-divide ito dito sa GCF. So, 16x divided by 8x. 16 divided by 8 ay 2. X divided by x. Subtract the exponent. 1 minus 1 is 0. Or simply cancel. 2 na lang. So, plus 2. So, ito ang factor. Pagka times mo ito, ito yung magiging product. So, ito pa yung halimbawa. So, yung 12, 16, at 28 ay may common factor. So, pwede tayong gumamit ng GCF para ma-factor ang ganitong expression. So, ang GCF ng 12, 16, at 28 ay 4. So, para mo naman makuha yung GCF ng variables, so, ang common variables lang nila ay X. So, pare-pareha silang may X. So, ito lang yung may GCF. So, ang GCF ng X ay yung pinakamaliit na exponent, yun ay 3. So, yung GCF ng ganitong expression ay 4x cubed. So, para mo makuha ang isa pang factor, so, i-divide natin ang kada terms sa GCF. So, itong terms na to, ito siya, divided by GCF. So, 12 divided by 4 ay 3. Itong x, parehas, copy. Minus mo yung exponent nila, 5 minus 3 ay 2. Copy yung y raised to 4. Copy yung minus. Ito naman, di-divide natin sa GCF. 16 divided by 4 ay 4. X cubed divided by x cubed. So, minus yung exponent. 3 minus 3 ay 0. Or simply cancel. Ito namang y raised to 4, copy. Sunod mong i-divide ito dito sa GCF. So, 28 divided by 4 ay 7. So, copy muna yung plus. 28 divided by 4 ay 7. Minus natin yung exponent. Copy yung x. 6 minus 3 ay 3. So, ang factor ng ganitong expression ay ito. Pagka times mo yan, ito yung magiging product niya. Ito namang halimbawa na to, makikita ninyo sa page 33. So, kung mapapansin mo itong mga expression na to, lahat perfect square. Ano ba yung perfect square? Katulad ng 9, perfect square ito. Kasi pagka in-square root mo to, whole number yung answer. Square root ng 9 ay 3. Kasi 3 times 3 ay 9. 16, perfect square. Kasi pagka in-square root mo to, whole number yung answer. So, square root ng 16 ay 4. 4 times 4 ay 16. So, 16 ay perfect square. 25, 36, 49, 81, 100. Meron ding 4. So, ito ang ilan sa mga numbers na perfect square. So, ang ibig sabihin, magagamit mo lang yung pattern na to pagka yung mga expressions ay perfect square. So, gawa ka muna ng dalawang open and close parenthesis. Tapos, yung magiging operation ng factor mo, hindi parehas. Plus, minus. Pwede rin minus, plus. Basta hindi parehas. So, yung mga gawin, i-square root mo yung first term. Square root ng first term ay x. X times x, x squared. So, yung mga gawin, i-square root mo yung y squared. Square root ng y squared ay y and y. Y times y ay y squared. So, pagka times mo ito, ito yung magiging product niya. Letter B, gawa ka muna ng dalawang open and close parenthesis. Yung operation mo, plus minus or minus plus, pwede magkabaliktad. Basta hindi parehas ang operation. So, sunod mong gawin, square root mo yung 4x squared, itong first term. Square root ng 4 ay 2. So, 2, 2. 2 times 2 ay 4. Square root ng x squared ay x. X times x ay x squared. So, 2x times 2x, 4x squared. Square root ng 36 ay 6. 6 times 6 ay 36. Letter C, gawa ka muna ng dalawang open and close parenthesis. Tapos yung operation mo, hindi parehas. Plus minus, pwede ring minus plus.
square root mo yung a squared. So that is a times a. A times a, a squared. Square root ng b raised to 4 ay b squared, b squared. So b squared times b squared, add mo yung exponent, 2 plus 2 ay 4. So b squared times b squared ay b raised to 4. Sunod, square root mo yung 81. Square root ng 81 ay 9. 9 times 9, 81. So pagka-times mo ito, ito yung magiging product. Letter D. So gawa ka muna ng dalawang open and close parenthesis. Yung operation mo, plus minus. Or pwede rin minus plus. Square root mo yung 16a raised to 6. Square root ng 16 ay 4. 4 times 4 is 16. Square root ng a raised to 6 ay a cubed. A cubed times a cubed ay a raised to 6. 3 plus 3 ay 6. Square root naman ng 25 by 5. 5 times 5 ay 25. Square root naman ng b squared ay b. B times b, b squared. Letter E, gawa ka muna ng dalawang open and close parenthesis. So yung operation mo, plus minus or minus plus. Square root mo yung 9, yun ay 3. Over, square root mo yung 16, yun ay 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. Square root mo yung r raised to 4, r squared. R squared times r squared ay r raised to 4. 2 plus 2 ay 4. Copy yung r. So ito naman, square root ng 1 ay 1. Square root ng 25 by 5. So 1 times 1, 1. 5 times 5, 25. So sunod, square root natin to, t squared, yun ay t times t. T times t, t squared. Square root ng n raised to 6 ay n cubed. N cubed times n cubed ay n raised to 6. 3 plus 3 ay 6. Magagamit mo lang yung ganong pattern or shortcut pagka perfect square ang mga terms. Itong example na to ay makikita mo sa page 37. Itong expression na to ay perfect square trinomial. So pagka perfect square trinomial ang expression, madali mo siyang i-factor gamit ang pattern o shortcut. Paano ba malalaman kung ang expression ay isang perfect square trinomial? Ganito, ang isang expression ay perfect square trinomial pagka ang kanyang first term at ang last term ay perfect square. Ang square root nito ay n at ang square root nito ay 8. Pagka itinames mo yan sila, n times 8 ay 8n. Tapos pagka itinames mo yun sa 2, ito yung magiging product, yung middle. So dun mo malalaman kung ang expression ay perfect square trinomial. So pagka perfect square trinomial ang isang expression, ganito mo siya i-factor para mabilis. Gawa ka muna ng open and close parenthesis. I-square root mo lang itong first term. Square root ng first term ay n. Tapos yung operation parehas plus. So yung magiging operation mo dito ay plus. Tapos i-square root mo naman yung last term. Square root ng last term, which is 64, is 8. And lagyan mo dito ng squared. So yung factor ng perfect square trinomial ay square of binomial. Ang ibig sabihin ng n plus 8 squared ay ganito, pagka in-expand. So pagka itinames mo yan, ito yung magiging product niya. Itong example naman na to, makikita mo sa page 38. Ito rin ay isang perfect square trinomial. So pwede natin gamitan ito ng pattern or shortcut para ma-factor yung ganitong expression. So una, gawa ka muna ng open and close parenthesis. At pagkatapos, tignan mo yung mga operation. So kung kanina, parehas plus yung operation, kaya plus yung ating operation sa factor,
Ngayon, ang operation dito ay minus at plus. So pagka minus at plus yung operation, ang magiging operation mo dito sa factor mo ay minus. At pagkatapos, i-square root mo naman yung first term. Ang square root ng first term ay 2r. Kasi 2r times 2r ay 4r squared. So, sunod mong gagawin, i-square root mo naman yung last term o third term. Ang square root ng 9 ay 3. Tapos lagyan mo ng square dito sa taas. So kung i-expand natin ito, magiging ganito. So ang ibig sabihin itong squared na to, dalawang 2r minus 3, so magiging ganito. So ang ita times mo yan, ito yung magiging product. Dito naman sa example number 3, kung mapansin ninyo, yung numbers at yung letters, meron silang common factor. So ang gagawin natin, i-factor muna natin ito gamit ang greatest common monomial factor. So kunin natin yung GCF ng numbers. Ang GCF ng 75, 30 at 3 ay 3. Ang GCF naman ng variables ay t. So kung ano dyan yung pinakamaliit yung exponent, ayun yung magiging GCF ng variables which is t. So ito yung pinakamaliit yung exponent. So ito yung magiging GCF. Para makuha natin yung iba pang factor, i-divide natin ito dito sa GCF. 75 divided by 3 ay 25. T cubed divided by t. So subtract yung exponent, 3 minus 1. So copy muna yung t. Subtract yung exponent, 3 minus 1 ay 2. Copy yung plus. Divide natin yung 30 sa 3. 30 divided by 3 ay 10. T squared divided by t. Copy muna yung t. Subtract mo yung exponent. 2 minus 1 ay 1. So, hindi na sinusulat yung 1. Copy yung plus. 3 divided by 3 ay 1. T divided by t ay simply cancel. So, 3t divided by 3t ay 1. So, pagdating dito, itong expression na to ay perfect square trinomial. So, pwede natin gamitan ito ng pattern para ma-factor natin yung ganitong expression. So, gawa muna tayo ng open and close parenthesis. Tignan natin yung mga operation. Parehas plus. So, magiging operation ng factor natin ay plus. I-square root mo yung first term. Square root ng 25 by 5. Square root ng t squared ay t. Square root naman ng 1 ay 1. Tapos lagyan mo ng squared sa taas. So pagka times mo yan, ito yung magiging product. Then copy yung 3t. Pagka itinimes mo ito, ito yung magiging product niya. So therefore, ang factor na ito ay ito.